84,000 na sahod ng domestic helper sa Korea. 84K? Patingin nga? Eh, hindi yan totoo eh. Red flags. Parang relationship lang. Una, ang identity ng nag-post. Netizens lang at hindi ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Pangalawa, walang lehitimong ebidensya. Kung galing sa POEA, dapat merong links mula sa website patungkol sa hiring. Huwag mag-alala. I-share ko ang green flags. Kung may blue check ang profile o page at kung kumpleto ang impormasyon na may basihan at lehitimo. So I'm a victim of fake news? Misinformation. Yung tipong akala mong totoo pero mali pala. Pero may mas malala pa dyan. Ang disinformation. Oh, bakit akong tinitingnan niyo? Sige na nga, explain ko na nga. Ang disinformation ay ang intentional na paggawa at pagkakalat ng mga maling impormasyon. And it doesn't end there dahil meron ding malinformation. Ano yun? Ito naman yung nakabase sa totoong impormasyon ngunit ginagamit upang siraan ang isang tao. Ayon sa datos ng Social Weather Station noong Disyembre 2021, 51% ng mga Pilipino ay hirap sa pagtukoy ng information disorder sa radyo, telebisyon at lalo na sa social media. O diba, nakakabahala. Eh, paano ba natin malalabanan ang information disorder? Ganito kasi yan. Ay, wow! Mahalaga ang papel ng edukasyon. Nararapat lamang na patatagin natin ang media information literacy. The Department of Education includes this subject in the K-12 curriculum to improve students' ability to identify the veracity of an information. At kung may pag-aalinlangan sa mga impormasyon online, you can visit our fact-checking websites like Verifiles, Snoops, and PolitiFacts. Kung hindi sigurado, huwag mo nang i-share. Alam nyo, i-fact-check muna natin yan! Ngayon, alam ko na. Mahalaga ang may alam. Kung may pag-aalinlangan, huwag kalimutang mag-fact-check. Pak na pak! Check na check!